Habang naglalakad ng matulog, madudulas siya sa isa pang tae ng kalabaw. Mapapatiyaya siya at ipapakitang sumabog ang kanyang ihi sa sobrang takot. Autumn, bakit ganito naman ang script mo? Puro tae! Kahit saan magpunta si Rosanna, may tae. Alam mo, Aling Lee, mas maganda sa isang pelikula ang maraming simbolism. Hindi ko naman ilalagay yan ng wala lang. May meaning yan. Ikaw talaga, ang hilig mo talaga sa mga teleseryeng puro may iyakan, sabunutan, sampalan, suntukan. Tinira mo na naman ang pagiging ate ko sa teleserye. Pwede ba? Hayaan mo na lang ako dun. Eh, ano ba talaga ang meaning ng tae dito sa script mo? Diba nga, sabi ni Forrest Gump, shit happens. Ayan na naman ang walang katapusan mong movie lines. Isa ka talagang scriptwriter. Scriptwriter? Ito nga, wala pa ako nabibentang script kahit isa. Sumasampalataya ako na itong script mo tungkol kay Rosanna, itong magpapasikat sa'yo. Talaga ba? Pinubola mo na naman ako. Hindi! Maniwala ka sa'kin. Pero, para lalong gumanda ito, mas maganda kung idagdag mo ang naisip ko. Hello, I'm your fairy godmother. Ano ka ba? Palibhasa, mukhang kang Koreana. Sige na, pagbigyan mo na ako. Maganda naman yun eh. Ang script ko, hindi tungkol sa fantasy. Ano ka ba? Eh di gawin mong fantasy. Uso naman yun, di ba? Kapag uso yung ginagawa mo, 100%, mabibigyan script mo. Ang script ko, tungkol sa buhay. Kwento to ni Rosanna. Kwento to ng mga babaeng katulad natin. Kinagamit, pinaglalaruan, pinahihirapan. Yung mga babaeng gustong tumakas, at sa kanilang pagtakas, maraming hadlang sa kanilang dinaraanan. Ah, tulad ng tae? Okay. Maruming sistema ng lipunan. Maling pananaw. Maling diskat. Sobrang daming mali. Ito ay nagiging isang malaking patibo o kaya malalim na kumunay. Sige na nga, huwag na lang Korean. May naisip ako mas maganda. Baseball? 10 piso. Dine-in or take-out? Oh.
Hindi na ako natatakot sa'yo! Dahil ikaw mismo ang pumasag sa takot ko! Tanggap ko na lahat tayo mamamatay! Pero mamamatay ako na lumalaban sa'yo! Sige nga! Paano ka lalaban dito? Naku po, paano siya lalaban sa baril? Eh, kahoy lang ang dala niya. Apektadong apektado kayo sa binabasa niyo ah. Love story ba yan? May babae na hinahabol ng killer. Yung killer may dalang itak at baril. Tapos, sasabihin mong love story? Eh, di ba nga ganyan naman sa teleserye? May nagmamahalan. Mayahad lang. Kikidnapin yung babae. Sasagipin naman ng lalaki. So, may gamit talaga silang baril. Di ba love story yun? Oo nga, may punto naman siya. Minsan, sa buhay, hindi natin alam na lumalakad na pala tayo sa mga talulot ng roses. Ang pag-ibig, isang bagay na mahirap iwasan. Dito tumatayo at natatalisod ang bawat isa sa atin. Dito tayo lumuluha. Dito tayo tumatawa. Dito tayo nakikipaglaban. At dito rin tayo pumapayapa. Si nanay, si tatay, umibig sa simula. Ngunit, nagkulang pagtapak sa gitna. Sa gitna ng daan, hindi nagkasundo ang kanilang mga paa. Kaya, nagkahiwalay sila ng lakad. Yun, ang isang anino na laging humahabol sa akin. Sumusunod kahit saan man ako magpunta. Kaya gusto kong tumakas. Parang uulan. Saan ka pupunta? Maghahanap ng ice cream. Itigil nyo yan! Huwag kayo mag-away! Di ba masama yan? Isa! Tumigil lang kayo! Thank you.
Hindi na tayo tatakbo. Dahil sa dulo ng daan, doon natin makikita ang tunay na pagkakita. Tatlong ibe akong nakita, mapayat, mapamamangagibe. Ngunit ang pagpapak sa kanito dayisa, siyang laser nga nagsabi ng kwak-kwak, kwak-kwak-kwak, kwak-kwak-kwak. Siyang leader na nagsabi ng kwak-kwak.